Isang misa ang idinaos itong Lunes sa Holy Rosary Parish sa Ciudad Angeles bilang pagsuporta umano sa pagbabasura sa Priority Development Assistance Fund o PDAF o tinatawag ding pork barrel. Hindi mahulugang karayom ang simbahan sa bilang ng mga dumalo sa misa na tila sumasalamin sa hangaring buwagin ang pork barrel. Pinangunahan ni Bishop Pablo Virgilio David ang misa na kasabay ng isinagawang malakihang kilos protesta sa Luneta na tinaguri ang Million People March na hinihiling ang pag-alis ng PDAF at panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang paggamit ng pondo na umaabot sa 10 bilyong piso. Tila hinalintulad ni Bishop Pablo Virgilio David ang kontrobersyal na pangyayari ngayon ukol sa pork barrel sa nangyari noong panahon umano ni Hesukristo. Kaya dalhin ang Panginoon, dahil na lang yan, ang pausap niya ng mga eskriba at mga pansin, ay ang mga eksperto ng batas, na sila mismo ang tumanaw sa batas. Huwag naman po kayo magmadali sa connection. Ang tinuturing ko ay ang mga eksperto sa batas sa panahon niya. Sa kanyang homilya, nabanggit ng obispo ang matuwid na daang layunin ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang administrasyon. Ayon sa kanya, ang kalakaran ngayon sa gobyerno ang dahilan ng baluktot na daan na hindi makita, marinig o mabigkas ng promotor mismo ng tuwid na daan. Ang pagsasapatron umano ng mga politiko o politics of patronage ang punot dulo ng katiwalian sa ating lipunan. Alam nyo, yung politika ng pagsasapatron, yun ang punot dulo talaga ng pagiging korap ng ating lipunan. Parang sinasabi ko, magsapatron sila kung personal nila yung pera nila. Pero huwag kayong magsasapatron na ginagamit ang pondo ng bayan. Nabanggit din ni Bishop Ambo ang Pajero scam na kinasangkutan ng ilang obispo noong Administrasyong Arroyo. Ayon sa kanya, kinaladkad umano noon sa Senado ang mga obispong sangkot dito. Ngunit sa kontrobersyal na issue ng pork barrel ngayon, tila umiiwas sa investigasyon ang mga nadadawit na mga mambabatas. But my gosh, kinaladkad mo kami sa ganyang halaga, pero ang 10 bilyon parang wala lang? Be consistent! Hindi lamang daw ang pork barrel ng mga kongresista ang dapat questionin, pati na rin ang PDAF ng Pangulo na tila mas malaki pa umano kaysa sa mga mambabatas. Ang idinaos na misa ay hindi umano panghuhusga sa mga mambabatas, nais lamang daw udyukin ng simbahan ang natitirang kabutihan sa mga kongresista at senador ng bansa. Malinaw naman sa 10 utos ng Diyos, no? Una, huwag kang magnakaw, huwag kang magsisinungaling. Fundamental yan, no? Pananagutan natin bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Kaya kami nagre-reach out din sa kanila bilang mga kapwa Kristiyano at mananampalataya. Ang misang ito ay sangkusang loob na aksyon umano mula sa panig ng parokya at wala umanong panawagan o kinalaman dito ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ako po si Sara Maniago, Alerto Alisto sa Pagbabalita.